Allah kabarakato. Sa Tagalog po nun, binabati ko po ngayon sa mga inyong kapayapaan at pagpapala ng dakilang tagapaglikha. Mga mahal ko po mga kabataan, okay. Ano ba ang dapat ninyong malaman? Last year, if I'm not mistaken, to refresh my memory, nagkaroon dito ng isang okasyon kung saan merong dance contest. Okay? So, merong isa sa inyong mga grupo nagsayaw at ang ginamit ninyong background is yung kanta o tugtog na kung saan sagrado sa amin mga Muslim. Okay? Dahil sa sobrang sagrado sa amin nun, nagdulot yon ng kontrobersya sa buong Pilipinas at umabot sa buong mundo. Which is very alarming dahil kung yun. Dahil bakit? Because lang dahil sa misunderstanding, no? Iba-iba kasi yung judgment ng tao. Ngayon, ano ba yun? Bakit nagkaganon? Ano ba yung meron doon na hindi natin naintindihan? Okay, bago ako magpapatuloy, babanggitin nyo ng father ko. Kakantayin niya din na ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit naging mahalaga sa amin yon at kung ano yung gamit sa amin nun. Tatandaan ha? Tatandaan. Ginagamit lang itong sasabihin ko pagka oras na tatawagin ang pagdarasal. Ang lahat ng makakaintindi. Lahat, kahit na hindi ka kasama doon, pwede ka doon pumunta. Ganito yung pagtawag ng pagdarasal. Doon lang yung ginagamit, wala nang iba. Allahu Akbar, Allahu Akbar! Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. Allahu Akbar, Allahu Akbar! Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. Ashhadu an la ilaha illallah! Ako, tayong lahat ay sumaksi na nag-iisa ang Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi ang Allah ay nag-iisa. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay sumasaksi na Propeta Muhammad uling sugo alipin ng Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay sumasaksi na Propeta Muhammad uling sugo alipin ng Allah. Hayala salat! Halina kayo sa pagdarasal. Hayala salat! Halina kayo sa pagdarasal. Hayala falat! Halina kayo sa tagumpay. Hayala falat! Halina kayo sa tagumpay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. La ilaha illallah. Walang ibang dapat sampahin maliban lamang sa Allah. Thank you. Okay, narinig niyo siya, di ba? Sa buong mundo, araw-araw binabanggit yun. At binabanggit lang yun, sinisigaw lang yun, hindi sa kahit na anong okasyon, kung hindi sa pagdadasal lang. Okay? At kaming mga Muslim, pag nagdasal kami ng hindi mo nababanggitin yun, para sa amin, at ayon sa aming katuruan, invalid yung aming pagdadasal. So ngayon, kung gagamitin yon sa kung saan-saan, siyempre, medyo hindi maganda. So ano ang dapat? Ano ang dapat natin gawin? First, kung meron tayong mga intensyon, dahil siyempre, meron tayong mga brilliant minds, we create brilliant ideas, dahil nararamdaman natin na meron tayong pakialam sa isa't isa, pag meron tayong hindi naintindihan, whether you are a Muslim or you are a Christian, pagdating na sa mga pananampalataya o sa mga personal na bagay, mas mainam na magtanong talaga tayo ng maigi. Kasi sa panahon ngayon, be responsible, lalong-lalo na sa kagaya ninyo. Imagine, with just a one click, nag-upload kayo noon, napunta kami dito, hindi nyo alam, nagkagulo na pala. Di ba? So when it comes sa mga ganong bagay ngayon, dagdagan natin ng konti. Sino ba yung tinatawag na mga Muslim? Ano ba yung pinagkaiba nating Muslim at Christian? Kami mga Muslim at kayo mga Christian, unang-una, pares naman tayo kumakain ng kanin eh. Pares tayo pula dugo. Mamamatay ako, mamamatay kayo. Ang pinagkaparehas natin, meron tayong Panginoong Diyos at naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos. So ano ang pinagkaiba? Ang tawag ninyo sa inyong Diyos at ang inyong sinasamba ay si Jesus, kami ang Allah. Pero hindi ibig sabihin na hindi namin kinikilala si Jesus bilang Diyos, hindi namin siya mahal. Hindi ka pwedeng tawagin Muslim kapag hindi mo minahal si Jesus Christ. Kaya lang, kagaya ng ibang sekta rin ng Christianity, para sa amin siya ay isa lamang propeta. Okay, ngayon, isa sa mga pinagkaiba natin is ang sistema ng pagdadasal. Paano ba kaming mga Muslim magdasal?
Kami mga Muslim, pag nagdasal, ay kagaya rin ng pagdadasal na kung ano yung ginawa ng mga propeta. Ito yung sumusubsob ka sa sahig at nilalagay mo yung iyong mukha sa ulo. Ganito. Okay, ha? Uupo yung iba yan. Ganyan kaming magdasal. So kapag meron kayong nakita ng mga Muslim na nagdadasal kahit sana ganyan, mapapansin nyo, walang picture yan sa harapan. Kahit sa mga mosque namin, pag umasok kayo dyan, wala kayong ibang makikita kundi maluwag na sala. Wala, as in wala talaga, kahit picture, wala. Rilo lang, kung anong oras na. So maraming batas doon, hindi siya pwedeng daanan, hindi siya pwedeng istorbuhin, hindi marami. So dahil sa sobrang dami, at yung iba sa atin is busy na, kung ayaw nating malaman at ayaw nating makilam sa kanila, irespeto natin yung ating paniniwala. Huwag kayong papayag na relihiyon ang maging dahilan para tayo magkahati-hati. Okay ba yun? So, parang sa inyo, kaya nga kami nagtatang ko eh. Merong iglesia, may Jehovah, may Catholic, may born again, okay lang sa inyo magsama-sama. Pero kapag may dumating na Muslim, tingnan nyo, baka may bombay sa gilid. Di ba, no? Nandun doon kagad yung discrimination. Kawawa naman kami. Nasamantalang kung pag-aaralan ninyo, pinag-aaralan nyo naman yan, lahat tayo, dinanas yan. Halos ilang daan taon na tayong magkakasama dito sa bansa natin. Basta na lang pagising nyo nga lang, may Muslim na kagad doon sa paligid eh. So basic, balikan natin, ano ang Muslim? Yung tao na sumamba sa Allah at naniwala sa nag-iisang Diyos. So kahit ikaw mismo, sa sarili mo, Diyos ko isa lang, Muslim ka. So sino ba ang Allah? Okay, malapit tayo ah, kay Maynard. Sino ba ang Allah? Ano itsura niya? Nakalagay sa banal na Quran, babanggitin ko sa salitang Arabic, papaliwanag ko sa Tagalog. Chapter number 112, verse number 1 to 4, ang sabi ng Allah, Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin, okay, may commandment sa amin ng Allah na sabihin, siya ang Allah, nag-iisa. Yan ang aming Panginoon. Allahu samad. Siya ay ganap. Sandigan naming lahat. Hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak. Ang Allah walang katulad. So hindi kami naniniwala na ang aming Allah is espiritu. Hindi kami naniniwala na ang aming Allah ay pinanganak, nagkaroon ng tatay. So yun ang aming batayan ng pagka-Diyos. In-invite ko kayo, click niyo yung mga Facebook page niyo, magtanong kayo sa amin, alamin ninyo, pag-aralan ninyo ang Islam, nang sa ganon, isa hindi tayo maging dayuhan, hindi tayo maging mangmang sa sarili nating mga kapatid, yung paniniwala nila. Dahil una, sa ayaw ninyo at sa gusto, may mga Muslim talaga. At dumadami ang bilang ng mga kagaya kong Christian na nagmumuslim. Last na lang ha, last talk. Is yung word na jihad. Okay. Pag sinabing jihad, ang pumapasok agad sa isip ninyo is ano? Holy war. Which is wrong. Ang jihad, ang ibig sabihin ng jihad is to struggle or to strive. Yung paghihirap o yung pagsasakripisyo sa landas ng Allah. The best jihad ay yung tao na nagkukontrol ng galit. Ang isang Muslim, bawal magalit hanggat maaari. Tiisin niya, maging mapagmatiisin siya. That is jihad. Yung pag-aaral ninyo na ito, pagka nagsisipo kayo ng pag-aaral, dahil gusto niyo makatulong sa magulang ninyo, that is jihad. Yung kalinisan na ginagawa ninyo, yeah, that is jihad. Hindi yan ibig sabihin is war. Kasi kung ang jihad ay war o gyera, isin sana hindi microphone yung hawak namin ng father ko dito, hindi puro granada, na machine gun. Diyo ba, no? So, wag niyong laging itatatak sa isip niyo na pag sinabing jihad, yan ay holy war. Si sister, yung pagsusuot niya ng hijab, that is jihad. Kasi sinusunod niya ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dahilan kung bakit nasunod yan is para protektahan yung kanyang sarili. So that is jihad. This is my last verse and then promise, tapos na to. Okay? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, naiiwanan ko sa inyo, ang sabi niya, wal asar inal insana lafi kusur. Katotohanan, lahat ng tao ay talunan. Maliban, ilalarina amanu, waamilu salihati, watawasaw bilhat, watawasaw bisabar. Maliban, sa naniniwala at sumasamba sa nag-iisang Diyos. Sa nag-uutos ng mabuti at nagpipigil ng masama. Okay? At namumuhay ng may pagtitiis. So kapag nakuha mo yan, ikaw ay isang tunay na Muslim. At inshallah, pag namatay ka,
matanggap mo ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayun na yung mapunta ka sa paraiso.